Magandang gabi po. Bago tayo magsimula, pwede po bang ipakilala niyo ang sarili? Ako si Marcio Gonzaga, 20 taong gulang. Ako si Paul Viban, ako yung tito ni Hans. Magandang hapon, ako pa si Catherine Pulido. Ako ay 18 taong gulang. Ako ay si Naya Maamo at ako ay 19 na taong gulang. Jimmy Bustamante. Isang estudyante ng De La Salle University at ako ay isang Roman Catholic. Isang mag-aaral sa De La Salle University, BS Information Technology. At ako ay isang Katoliko na naninira sa Pilipinas. Nag-aaral ko sa De La Salle University at ako ay isang Roman Catholic. Ako ay isang student din sa De La Salle University. Religion, Roman Catholic, edad 20 years old. Ang Pilipinas ay isang bansang maraming impluwensyang pangkultura at ang relihiyon ay mga mahalagang papel sa paghubog ng kultura ng bansa. Ang relihiyon sa Pilipinas ay nagsimula noong siglo bago pa man dumating ang mga Espanyol na nagpakilala sa Roman Katolisismo bilang nangingibabaw na pananampalataya. Hanggang ngayon, ang mga mamayamang Pilipino ay lubos na relihiyoso at ang kanilang pananampalataya ay may mahalagang bahagi sa kanilang pang-araw-araw buhay at kultura. Ang unang tanong po ay, sa anong mga paraan ginagabayan ng iyong pananampalatayang reliyon ang iyong mga pagpapahalaga, paniniwala at pag-uugali bilang isang Pilipino? Ang aking reliyosong pananampalataya ay may malaking papel sa paghubog ng aking mga paniniwala at pag-uugali bilang isang Pilipino sa paraan na nagbibigay ito ng batayan para sa maayos na pag-uugali at pagdedesisyon. Bukod doon, pinapatibay din ito ang aking pagpapalaga sa pamilya, komunidad at nagbibigay ng pakay at kaulugan sa aking buhay. Nagagabayan ako ng religion ko bilang Pilipino sa way na kung paano ko makitungo sa kapwa. Sa kapwa ko, tinutulungan din ako nito na maging mabait at matulungin sa kapwa at saka sa mga less fortunate. Tinutulungan ako ng aking relihiyon na makilala ang tama sa mali at nagsisilbing gabay sa paghubog ng aking pananaw sa buhay at kung paano ko nakikita ang iba't ibang bagay. Para sa akin, malaki ang papel na ginagampanan ng relihiyon sa paghubog ng mga pagpapahalaga, paniniwala at pag-uugali ng mga maraming Pilipino. Ang mga turong Katoliko sa moralidad at etika tulad ng kahalagahan ng pamilya, paggalang sa mga nakakatanda at pangangalaga sa mga mahihirap ay lubos na pinaghahalagahan sa lipunang Pilipino. Bilang isang Pilipino, ang aking reliyon ay nakaka-influensya sa akin na pahalagahan ang pag-aasawa at pamilya, makilahok sa mga aktibidad sa simbahan, at maging kawanggawa sa iba. Okay, so malaki yung influensya ng reliyon sa day-to-day life ko. Kasi parang dun nagre-revolve yung values ko, ethics ko. Parang, kunwari, hindi ko, you know, sa Ten Commandments ng Catholic Church. So, syempre, iniiwasan kong gawin yung mga yun. Tapos, I try to put God first in everything that I do. Tapos, usually in my decision-making, I ask, what would Jesus do? Ganyan. I always, tinatry kong gawin lahat in goodness and in love. Ang reliyon ay matagal ng pangunahing pinagmumulan ng pagkakilanlang pangkultura para sa mga Pilipino. Nang apat na mahalagang reliyon ay ang Kristyanismo, Islam at reliyong bayan. Karamihan sa mga Pilipino ay Roman Katoliko, isang pananampalatayang dinala sa Pilipinas ng mga misyonerong Espanyol noong ika-16 na dantaog. Ang pananampalatayang ito ay lubos na naka-impluwensya sa mamayang Pilipino na may mga relihiyosong pista at pagdiriwang na ipinagdiriwang sa buong taon. Nagbibigay din ang Katolisismo Romano ng pamantayang etiko at moral na sinusunod ng karamihan sa atin. Ang Protestantismo ay isa ring kilalang sektang Kristiyano sa Pilipinas, kung saan maraming Pilipino ang nagbalik-loob sa pananampalatayang ito noong ika-19 na dantaon. Ang relihiyong ito ay malapit na nauugnay sa panahon ng kolonyal na Amerikano at may malaking impluwensya sa kulturang Pilipino. Sumunod din dito ang iba't ibang mga sekta pa, gaya ng mga Saksi ng Jehovah, Adventista at Mormon. Pati na rin ang mga iglesia na itinatag ng mga Pilipino, gaya ng Iglesia Filipina, Independiente, Iglesia ni Cristo, at Iglesia ng Diyos.
Yung ikalawang tanong naman po ay maaari ka bang magbahagi ng isang particular na halimbawa kung paano nakaapekto ang iyong mga paniniwala sa relihiyon sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba sa iyong komunidad na Pilipino? Isang halimbawa na kung saan ang aking relihiyosong pananampalataya ay nakakaapekto sa aking pakikipag-ugnayan sa iba mga Pilipino ay nung nag-abot kami ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Sa aming tahanan kasi, binibigyan naming halaga ang pagpapakita ng kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan. Wala akong exact na example, pero lagi kong ginagawa is dahil kasama sa aral ng pagiging Katoliko yung dapat mapagpatawad ka at saka matulungin ka sa ano, kapwa, kahit ano pang nagawa nila or may wrongdoing sila sa'yo. Dahil dito, lumalalim yung pag-iintindi ko sa mga ibang tao. Saka natututo din ako tumanggap at saka humingi na rin ng sorry. Dahil ako ay pinalaki sa isang relihiyosong pamilya, naka-apektuhan nito ang aking lingguhang gawain dahil kami ay dumadalo sa misa tuwing linggo at ito ay nakaka-apekto sa aking pag-schedule ng mga gawain ko at sa aking kakayahan hang pupunta tuwing iniimbitahan ako ng mga kaibigan ko sa katapusan ng linggo. Tinitingnan ng maraming Pilipinong Katoliko ang kanilang pananampalataya bilang isang paraan sa paglilingkod sa Diyos at pagtulong sa kapwa. Ito ay madalas na napahayag sa pamamagitan ng voluntaryong gawain tulad ng pagbisita ng may sakit at matatanda, pagbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng natural na sakuna, at pagkikilahok sa mga reliyong prosesyon at fiesta. Itinuro sa akin ang aking reliyon na parangalan ang aking ina at ama. Nangangahulugan din na igalang ang mga matatanda. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa ko ang pagmamano o mano po sa tuwing nakikita ko ang aking mga matatandang kamag-anak o magiging magalang kapag nakikipag-usap ako sa mga taong mas matanda kaysa sa akin. Yung relihiyon ko, nakatulong siya sa pagpapakumbaba tsaka pakikisama. And parang iniintindi ko na iba-iba yung mga pananaw ng mga tao. So, hindi ibig sabihin nun na kailangan kong iwasan or magkaroon ng negatibong mga feelings towards other people dahil magkaiba kami. Parang kasi, di ba, sa religion ng Catholic, parang yun nga, you even try to help yung mga nahihirapan or yung mga wala sa tama, ganun. So, ayun, pakikisama at pagpapakumbaba. Ang Islam ang pangalawang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas na may malaking presensya sa katimugang rehiyon ng bansa, particular sa mga lugar ng Mindanao na karamihan sa mga Muslim. Maraming Pilipino ang sumusunod sa pananampalatayang ito na naging bahagi na ng kulturang Pilipino mula pa noong ika-10 siglo. Tulad ng Kristyanismo, malaki ang impluensya ng Islam sa kultura ng Pilipinas, kung saan ang Quran ay nagbibigay ng pamantayang etiko at moral na sinusunod ng mga Muslim. Sa pangkalahatan, malaki ang papel ng relihiyon sa paghubog ng kultura ng Pilipinas. Nagbigay ito ng moral at ethical na kodigo na sinusunod ng maraming Pilipino at naging pangunahing pinagmumulan ng pagkakailan ng kultura. Malaki rin ang naging bahagi ng relihiyon sa pagdiriwang ng mga kapistahan at pista sa buong taon at pagbibigay ng spiritual na patnubay sa maraming Pilipino. Dahil dito, ang relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Ang sunod na tanong, nakaranas ka na ba ng isang salungatan sa pagitan ng iyong mga paniniwala sa relihiyon at isang kultural na kasanayan o tradisyon? Paano mo na-navigate ang conflict na ito? Sa ngayon, hindi pa ako nakakaranas ng salungatan sa pagitan ng aking mga paniniwala at sa isang kultura na nakasanayan o tradisyon. Ngunit kung mararanasan ko man ito, magiging maunawain at magalang ako sa kultura at kasanayan ng ibang tao kapag labag ito sa aking mga paniniwala. So every Sunday may mass. So yun, hindi ako lagi nakakapunta doon, hindi ako lagi nakaka-attend ng misa. So, ang ginagawa ko na lang is lagi pa rin ako nagdadasal. Tsaka, lagi ko pa rin sinasabuhay yung mga aral ng Diyos. Naniniwala ako na hindi ka dapat pilitin na pumunta sa misa. Dahil ang pagpunta sa simbahan dahil sa obligasyon sa aking palagay ay nakakaalis sa kahulugan at layunin ng misa. Na-navigate ko ito sa pamamagitan ng pagpalalim ng aking
pag-unawa sa tradisyon bilang isang paraan muling pagkakaroon ng interest sa pagdalo. Sa buong buhay ko, hindi pa talaga ako nakaranas ng anumang salungatan sa aking mga paniniwala sa reliyon, kultura at tradisyon. Ang mga salungatan sa pagitan ng paniniwala sa reliyon at mga kultura ng kasanayan o tradisyon ay maaaring lumitaw. Ngunit ito sa huli ay nakasalalay ko sa kung paano ito pinangangasiwaan ng isang tao. Maaaring piliin ng ilan na sumunod sa kanilang mga paniniwala sa reliyon, habang ang iba ay maaaring pumilis na sundin ang mga kultural na kasanayan. Mahalagang i-navigate ang mga salungatan na ito na may paggalang sa iba at umanap ng paraan para magkasundo ang mga pagkakaibang ito. So, yung rules kasi ng pagiging Roman Catholic, no? Medyo mahigpit, 'di ba? Parang yung mga premarital sex kunwari or yung pag-pray sa mga saints, 'di ba? Yung parang kino-question ko yung ibang bagay na parang hindi ganito yung pagkakaintindi ko sa Bible, hindi ganito yung yung pagkakaintindi ko sa mga usual na ginagawa ng pagiging Katoliko. Ang ginawa ko para na-navigate yung mga yun. Yung parang I go back dun sa pagkakakilala ko kay Jesus Christ. Okay? So, yung mga beatitudes, yung mga commandments, dun ako nag-focus instead of dun sa mga technical na mga sinasabing rules. Kunwari, yung hindi pwede lumabas yung mga babae pagka may regla. Diba? Offensive siya. Or yung sa pananamit. Ganun. Yung ginagawa ko nang, nag-focus ako na si Jesus did everything out of love. If it's out of love, wala kang tinatapak ang tao. You're still putting God first. Hindi ka naman talaga nakasakit ng tao. So, yun yung naging focus ko instead of following yung mga technicalities. Kasi nagbabago yung panahon eh. Hindi rin natin masabi kung tama ba siya or mali siya yung pagbabago ng panahon. Pero, ganun. Parang iniisip ko na lang na yun, God will understand as long as I'm doing yung good things. Malaki ang ginagampanan ng reliyon sa panipunang pananaw ng Pilipinas. Sa mahigit 90% ng populasyon na kinakilala bilang Kristiyano, ang unahing reliyon sa Pilipinas ay Katolisismo. Malaki ang impluwensya nito sa pagpahalagang talipunan at ugali ng mamayang Pilipino. Ang simbahan Katoliko ay matagal ng pinagmumulan ng moral na otoridad at panubay sa Pilipinas. Ang mga turo ng simbahan ay humuhubog sa pananaw ng mga Pilipino sa mga isyong panlibuan tulad ng kasal, diborsyo, kasarian, contraception, aborto at homoseksualidad. Naging malaking impluwensya rin ang simbahan sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, kung saan maraming paaralan ang may pundasyon Katoliko. Ika-apat naman na tanong, paano nakatulong ang iyong pananampalatayang panreligyon na makayanan ang mga personal na hamon o kahirapan sa iyong buhay bilang isang Pilipino? Ang aking pananampalatayang panreligyon ay isa sa pinagmulan ng aking lakas at kaginhawaan sa panahon ng kahirapan. Kumukuha ako ng lakas sa pamamagitan ng pagpapanalangin o meditasyon. Sa pagdadasal din. So sa pamamagitan ng pagdadasal, kahit may problema ako, ginagawan ko to ng paraan. Tapos sinasamahan ko na rin ng pagdadasal. Dahil alam kong tutulungan din ako ng Diyos, basta gagawin ko yung part ko. Ang aking reliyon ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan at seguridad. Gaya din, ito ay tumulong sa akin na mapanatili ang isang positibong pananaw sa buhay. Kapag ako ay nababalisa o natatakot sa hindi tiyak na hinaharap, nakikita ko ang aking sarili na kausapin ng Diyos at magtiwala sa kanyang plano sa akin. Ang relihiyosong pananampalataya ay maaaring magbigay ng lakas sa personal na hamon. Mula sa aking karanasan, bumaling ako sa panalangin. Ang mga turong Katoliko tungkol sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay kadalasan pinagmumulan ng inspirasyon at katatagan ng mga Pilipinong Katoliko na nahaharap sa kahirapan.
Ang mga reliyosong paniniwala ng magkakaibang reliyon ay maaaring magbigay ng kaaliwan at suporta sa mga oras ng kahirapan. Nag-aalok sila ng patnubay at pag-asa sa mga individual na haharap ng sa mga personal na hamon, at ang komunidad ay maaaring magbigay ng suporta at pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang mga interfaith na inisyatiba tulad ng mga interfaith dialogue at mga outreach programs ay makakatulong din sa mga individual na makahanap ng lakas at katatagan sa panahon ng mahirap na panahon. Of course, malaki yung tulong na knowing na merong higher being na sumusuporta sa akin, nag-guide sa akin, na lahat ng nangyayari sa buhay ko, parang planado at hindi ako pinapabayaan. Ganun. Tapos, in personal problems, you know, kunwari, pag nagdadasal ako, ganun. It helps me reflect. Then, malaki yung epekto ng simbahan sa buhay politikal ng mga Pilipino. Ang simbahan ay may makasaysayang papel sa pagpili ng pinuno sa politika. At ginamit ng simbahan ang impluwensya nito upang itulak ang mga reforma na naaayon sa mga paniniwala nito. Ang simbahan ay kaangkot din sa mga kilusang panlipunan ng People Power Revolution noong 1986 na naging dahilan ng pagbagsak ng rehimeng Marcos. Naging ma-impluwensya rin ang mga turo ng simbahan sa pagtingin ng mga Pilipino sa mga tungkuling pangkasarihan. Traditional na itinaguyod ng simbahan ang mga traditional na tungkulin ng kasarihan, kung saan ang mga lalaki ay nagsasagawa ng papel na tagapaglaan at tagapagtanggol, at ang mga babae ay dapat na umailalim sa kanila. Ito ay humantong sa isang lipunan kung saan ang mga kababaihan ay hindi pa rin gaanong kinakatawan sa politika at negosyo, at mas malamang na maging biktima ng karahasan. Bagaman malaki na ang ipinagbago sa pagtingin sa mga kababaihan, kapansin-pansin pa rin ang iba't ibang estereotipo sa lipunan. Sa sunod na tanong, sa anong mga paraan mo nakikita ang mga impluwensya ng relihiyon sa mas malawak na lipunan at kulturang Pilipino? Para sa akin, ang relihiyon ay may malaking impluwensya sa mga tradisyon at selebrasyon sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay nakabatay sa mga pangyayari sa relihiyon tulad ng Sinulog Festival, Pista ng Itim na Nazareno, at marami pa. Bukod dito, ang relihiyon ay may malawak na impluwensya sa iba't ibang aspeto ng lipunan at kultura ng Pilipinas. Ito ay nakatulong sa pagbuo ng mga tradisyon at panlipunang pamantayan ng mga Pilipino at patuloy na nakapagbubuo ng kultura ng bansa. Para sa akin, dahil malaki yung community ng Katoliko dito sa Pinas, kahit saan mo makikita yung influence nito eh. So, para sa akin, kasama na dito yung pagiging masipag ng mga Pinoy kahit anong mangyari. Saka yung pagiging masiyahin natin lahat. Kahit ano pa yung pagsubok na hinaharap natin sa bansa natin. Dahil nakararami ang mga Katoliko sa Pilipinas, ito ay nakaka-apekto sa paraan ng aking pakikitunga sa pagbabago at isang umuunlad na lipunan. Dahil narinig ko pa rin ang tungkol sa hindi pagtanggap ng mga Pilipino sa komunidad ng LGBTQ, ang hindi pag-unawa sa konsepto ng mental health at iba pa. Ang debosyon sa Birheng Maria na kilala bilang Mama Mary ay isang particular na makabuluhang gawain pang relihiyon. Ang debosyon kay Mama Mary ay kadalasang ipinapahayag sa pamamagitan ng pagdasal ng rosaryo, pagdalo sa misa, o pagbisita sa mga dambana ng Marian at mga lugar ng peregrinasyon. Naniniwala ako na si Maria ay pinagmulan ng lakas, kaaliwan, at patnubay. Malaki ang papel ng relihiyon sa paghubog ng lipunan at kultura ng Pilipino. Ito ay makikita sa paraan ng pamumuhay, pag-iisip at pagkikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Ang mga relihiyosong tradisyon at gawain ay naging malalim na nakatanim sa lipunan at kultura ng Pilipino, tulad ng pagpiriwan ng Pasko at ang mga kahalagahan ng pagpapahalaga sa pamilya. May papel din ang relihiyon sa politika at pamamahala, kung saan pinabanggit ng mga maraming politiko ang kanilang mga paniniwala sa relihiyon bilang batayan at ng kanilang mga aksyon. Yung makabuluhan para sa akin, sa pagiging Katoliko, yung prayer. Kasi na-try ko nang mag-attend ng mass sa ibang religions, mga born again, mga ibang Christians. And iba-iba yung way ng mass, pero sa tingin ko kasi yung prayer, pareho eh. Ganun. It's your conversation with God. Yun, alone time. Nakikilala mo si God, and at the same time, nagpapakilala nga kay God. Ganun. At makabuluhan sa akin yun kasi, ayun, feeling ko, I get closer to God na kapag reflect ako sa sarili ko.
yung feeling ko may nasasabihin ako, may nakakaintindi sa akin kahit na hindi ako nasasagot vocally. Ang relihiyon din ang humuhubog sa pananaw ng mga Pilipino sa buhay pamilya. Traditional na hinihikayat ng simbahan ang traditional na mga pagpapahalaga sa pamilya, tulad ng kahalagahan ng pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak, at ang kahalagahan ng paggalang sa mga nakakatanda. Ang mga Pilipino ay inaasahan din na maging tapat sa kanilang mga pamilya, na nangangahulugan na ang mga ugnayan ng pamilya ay matatag at ang mga miyembro ng pamilya ay madalas na kinukonsulta kapag gumagawa ng mahalagang desisyon. Malaki rin ang papel ng simbahang Katoliko sa kultura Pilipino. Ang simbahan ang pinagmulan ng maraming tradisyonal na kaugalian at paniniwala ng mga Pilipino, tulad ng paniniwala na ang Diyos ay matatagpuan sa kalikasan. Naging ma-influensya rin ang simbahan sa pag-unlad ng traditional na musika at sining ng Pilipino na katalasan nagsasama ng mga relihiyosong tema. Hinubog din ng relihiyon ang pananaw ng mga Pilipino sa kamatayan at sa kabilang buhay. Itinuturo ng Katolosismo na ang buhay ay isang paglalagpay at ang kamatayan ay isang paglipat tungo sa kabilang buhay. Ito ay naging dahilan upang mas tanggapin ng mga Pilipino ang kamatayan at maraming mga Pilipino ang naaalaw sa ideyang muling makasama ang mga yamaang mahal sa buhay sa kabilang buhay. Ang huling tanong naman po ay maaari mo bang ilarawan ang isang relihiyosong ritual o gawain na particular na makabuluhan sa iyong bilang isang Pilipino? Isang panrelihiyong tradisyon na mahalaga para sa akin bilang isang Pilipino ay ang pagkumpleto ng simbang gabi. Ang simbang gabi ay siyam na araw na nobena ng mga misa na ipinagdiwang bago ang Pasko bilang parangal sa mahal na Birheng Maria. Mahalaga ito para sa akin dahil kapag magsisimula na ito, nakakasama ko ang aking pamilya. Congrats po. Salamat sa pag-interview. Anong congrats? So, para sa akin yung pagsisimba, makabuluhan yun para sa akin. Kahit hindi ako lagi nakaka-attend. So, every Sunday dapat mag-aalat ka pa rin ng pagsisimba 1 to 2 hours lang every Sunday. So, dapat mag-aalat ka ng time para magbigay ka ng pasasalamat sa Diyos. Pero kung hindi mo magawa yun, pwede mo rin gawin yung pagdadasal, laging pagdadasal. Sa tingin ko, ang pinakamalaking maling akala ay ang mga Katoliko ay automatikong pupunta sa langit kapag sila ay nagsasagawa ng kanilang relihiyon at nagpupunta sa misa at sa mga servisyo. Sa tingin ko, hindi ito totoo dahil kailangan mo rin gumawa ng mabuti at huwag magkasalanan at pumunta sa confession at hindi sapat lang ang paggawa ng iyong relihiyon at pagsisimba at pagdadasal sa Diyos. Ang maling paniniwala tungkol sa relihiyon ay na ito lamang ang nagdidikta ng kultura Pilipino. Ngunit, mayroon din iba't ibang kadahilanan tulad ng kasaysayan, wika, geografiya at mga sosyo-political na nag-aambag din sa pagkakaiba-iba ng kultura Pilipino. Kaya mahalaga na isa-alang-alang natin ang lahat ng mga iba't ibang impluwansya sa pagkikilanlan at kultura ng mga Pilipino. Isang relihiyosong ritual na makabuluhan sa maraming Pilipino ay ang Simbang Gabi o Misa de Gallo. Ito ay isang serya ng siyam na misa sa madaling araw na humahantong sa araw ng Pasko. Ang kasanayang ito ay malalim na nakatanim sa kulturang Pilipino at isang panahon para sa pagdinilay, panalangin at pamayanan. Para sa akin, yung pinakamalaking maling kuro-kuro tungkol sa papel ng relihiyon ay pagsunod sa lahat ng technicalities. Kasi naniniwala ko na may mas malalim na ano yun eh, na ibig sabihin yung mga sinasabi sa Bible at ano din, iba yung context ng panahon na sinulat yun. So pagka kinuha mo yung parang main point niya, kung ano yung lesson, ano yung tinuturo, yun yung ma-apply mo sa iba-ibang panahon. So pagdating sa Roman Catholic, ayun nga, medyo strict yung rules. Parang para sa akin, hindi siya masyadong makakatulong. Medyo maguguluhan pa yung mga tao about that. Although hindi ko rin naman masisi na ganun yung religion eh. So yung akin, yung pagtugon ko doon is, yun nga, kuhanin mo yung context, yung lesson ng mga tinuturo. Yung mga actual rules, kunwari, yun nga, sa pagdating sa gender or pagdating sa pananamit. Kunin mo yung lesson. Kunwari, sa pananamit, it's to, ano,
be a respectable person. Diba? Paano ko i-a-apply ngayon yun on a daily basis? To be a respectable person. Kahit na iba na yung pananamit na gusto ko. Compared dun sa mga technical rules ng Catholic Church. Tunay ngang makapangyarihan ang papel ng reliyon sa pagbuo ng mga patakaran at pagpapasya sa larangan ng politika. Kahit pa isang bansang sekular ang Pilipinas ayon sa saligang batas, kapansin-pansin pa rin kung paano ito nagkakaroon ng malaking impluwensya sa kung ano-anong batas ang ipinapatupad at kung kanino ito madalas pumapabor. Sa kasaysayan, makikita na kung paano ito bumuo ng iba't ibang alitan sa pagitan ng magkakaibang mga relihiyon. Kung minsan, nagdulot din ito ng hindi pagkakasundo, lalo na kung paano ba dapat mabuo ang bansa. Dito pumapasok ang pagsubok kung saan kailangan magamit ang relihiyon. Hindi sa paraang makapagbubukod ng mga mamamayan, kundi sa paraang makapagbubuklod ito ng mga tao. Ano man ang kanilang paniniwala at tradisyon. Marami ng pinagdaanan ang pagkakaisang relihiyoso sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking kompromiso na nagawa ng pamahalaan ay ang pagbuo ng rehiyon ng Bangsamoro sa Mindanao, kung saan mabibigyan ng pagkakataon ang naninirahang Muslim doon sa nakabuo ng batas na umaayon sa Sharia, sa halip na saligang batas. Bilang mga kabataan, mahalagang matuto tayo makibahagi sa relihiyon at kultura upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga paniniwala, pagpapahalaga at tradisyon na humuhubog sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga kapantay. Sa pamamagitan ng pakikibahagi, sa talakayan ng aktibong pag-aaral tungkol sa iba't ibang aspeto ng kanilang pananampalataya, ang mga kabataan ay maaaring bumuo ng kanilang antas ng relihiyong literacy at makakuha ng pananaw sa kanilang sariling pakikilanlan at sa mga nakapaligid sa kanila. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pakipag-usap tungkol sa relihiyon at kultura, ang mga kabataan ay may maaaring magkaroon ng mas mahusay na pagpapahalaga sa mga komplikadong mundo. Maging mas kamalayan sa mga pagkakaiba at kultura at magkaroon ng higit na pakiramdam sa paggalang at pag-unawa sa mga paniniwala sa iba. Sa pamamagitan ng panayam, makikita natin kung paano ito nabubuo ang pag-isip ng mga kabataan at kung anong nararamdaman nila sa laganap ng pagbabago at pagsama-sama ng iba't ibang kultura. Lalo na sa panahon ngayon ng globalisasyon, malalaki ang papel ng relihiyon sa buhay, kaya hindi dapat ito isawalang bahala. Ang relihiyon ay may mahalagang lugar sa panlipunan at kultural na tela ng Pilipinas. Ang bansa ay higit sa lahat ay Romano-Katoliko na may higit sa 80% ng populasyon na kinakilala bilang Katoliko at isang malaking bahagi ng natitira ay kinikilala bilang Protestante, Muslim o sumusunod sa iba't ibang katubutubong paniniwala. Ang relihiyon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng mga halaga, paniniwala at gawin ng mga Pilipino. Nagbigay ito ng moral na balangkas na gumagabay sa personal at panlipunang pag-uugali at nagsisilbing mapagkukunan at kagihawahan at aliyos sa mga oras at kahirapan at kahirapan. Malaki rin ang ginagampanan ng relihiyon sa maraming aspeto ng buhay Pilipino. Kabilang ang buhay, pamilya at komunidad, edukasyon, politika at sining. Sa conclusion, ang relihiyon ay may mahalagang lugar sa panlipunan at kultural na tanawin ng Pilipinas. Nagbibigay ito ng moral na balangkas at pinagmumulan ng kaayliwan at inspirasyon para sa maraming Pilipino at mahalagang bahagi ng pambansang kultura ng pagkakakilanlan, gayunpaman mahalaga din na kilalanin. Ang relihiyon, lalo na ang simbahang Katoliko, ay nakakalarawan sa halos lahat ng mga Pilipino sa kanilang mga paniniwala at pag-uugali. Malalim na naimpluwensyahan ng simbahang Katoliko ang moral at ethical na mga prinsipyo ng mga Pilipino. Maraming Filipino Catholics ang naniniwala na ang kanilang pananampalataya ay paraan upang maglingkod sa Diyos at tumulong sa iba sa pamamagitan ng pagiging mapagkawanggawa at voluntaryo. Ang pananampalataya ay nakapagbibigay din ng kapanatagan at lakas sa panahon ng mga personal na hamon. Ang debosyon kay Birheng Maria ay isang malaking parte na pananampalataya ng mga Pilipino. Ngunit hindi lamang religyosyong paniniwala ang nakaka-impluwensya sa kulturang Pilipino. Marami pang ibang kadahilanan ang nag-aambag sa diversidad ng kulturang Pilipino. Sa kabila nito, ang pananampalataya sa Katoliko ay nakakatulong sa mga paghubog
ng mga paniniwala at pag-uugali ng mga Pilipino at nagbibigay ng pundasyon para sa ethical na pagpapasiya. Pagkatapos ng panayam, napagtantag ko na ang mga taong lumaki sa isang relihiyosong pamilya ay hindi pa laging nagiging relihiyoso gaya ng kanilang mga magulang. Nalaman ko rin na ang relihiyon ay hindi lamang isinasagawa sa pamamagitan ng panalangin o sa pagpunta sa misa. Sa aking palagay, kahit hindi na tayo pamilyar at hindi gaanong dumadalo sa mga tradisyon at serbisyon ng relihiyon, hindi humihina ang ating kaugnayan sa Diyos. Nagahanap lamang tayo ng iba pang paraan para makausap siya at mapatibay ang ating ugnayan sa Kanya. Maraming salamat sa pakikinig sa aming video. Sana nagustuhan niyo ang aming video at marami kayo natutunan. Magkita tayo sa sunod na video.